Ayun ang mga bossing, oh. Magandang araw sa inyo. Dinalaw tayo ng ating kaibigan, ng ating, syempre, idol natin yan. So, dinalaw tayo ng ating kaibigan vlogger, si Guapo Moto Vlog. So, papakita natin mamaya sa inyo yan. Etong unit niya nandito sa atin, mga bossing, dahil ang reklamo niya, mga boss, pag naka-idol daw siya, hindi na ganun kalamig. Lalo na yung harapan. Yung likuran, hindi masyado niya problema, pero yung harapan, wala, natatabangan daw siya, no? Ang ginagawa pa niya, parang nagkakaroon pa siya ng nire-rev pa niya, o nire-revolution pa niya ng mga 15 RPM para lang mag-response na maganda. Okay, mga bossing, na-check na namin to. Nakita na namin yung pinakang compressor natin, mahina na ang power. Okay, kaya hindi siya nagbibigay ng response ng ganong kalamig sa dalawang unit. Kasi dual unit to, mga bossing. Fortuner to, 2010 ata to sa kanya, no? Dual unit yan, pero ang problema, pag mahina na ang power, 15 silang, mga boss, yung kanyang compressor, eh. Pag mahina na ang power niyan, hindi na magbibigay ng ganong kagandang lamig yan sa dalawa. Sa dalawang unit o sa dual unit, no? So, ang mangyayari niyan, kailangan mo pang pigain, kailangan mo pang i-revolution bago siya magkaroon ng response. So, pagka mga ganun, mga bossing, isa sa dahilan yan, compressor mahina na, at tapos, syempre, kasama yung expansion valve. Pati condenser, kasama yan dyan, mga bossing, eh. Tapos, chinek namin, may problema rin siya sa pulley, mga boss. May yung kanyang pinakang front plate, okay, yung front plate niya, basag na. So, ngayon, ang sabi ko, kaysa naman i-repair natin yung compressor, maghanap na lang tayo ng panibagong compressor kahit second hand lang, no? Para at least, hindi naman ganun kabigat. Okay, so hinanapan natin siya ng compressor, mga boss, at andito yung compressor natin. Okay, ito yung compressor niya, mga bossing. Okay, itong pinakang hub niya, may crack na. Tanggal na itong ating tatlong dugtungan ng ating front plate. So anytime na ito, pwede na itong bumigay, pwede na itong kumalas. Pangalawa doon, mga bossing, yun nga, yung pump ng compressor. Meron na tayo dito, second hand, eh, no? Papakita lang namin sa inyo. Yung bomba, pong, pakibomba mo nga. Okay, may primary check-up tayong ginagawa rito para makita natin kung nagbobomba ba yung compressor natin. And then, so mga boss, malakas ang bomba nito kahit na walang langis. Bumay mo nga ito, pong. Wala. Umalata na. Eto, kaso may langis na ito konti. Mga tumalsik sa akin, ha? Okay. Sige pa. Konti pa, parang okay. Uy, wag na. Okay, mga boss, mahina na yung kanyang compressor, kaya hindi na siya nakakapagpalamig ng dalawa or sabay or pagka naka-idle. Okay, kailangan pa niyang i-revolution ng i-revolution para na mag-response ng lamig dun sa dalawang unit natin. Okay, pati itong condenser, mga bossing, binaba natin to kanina. Dapat to, mga ganito kaluma, no, mga boss, pwede na rin palitan. Okay, pero ang ginawa lang muna natin sa ngayon, nag-flashing lang muna kami ng loob nitong condenser natin. Tapos may DC kan bagyan, mga bossing, dito. May filter yan dyan. Pinalitan lang muna natin ng filter. Okay, para at least magamit pa natin tong ating condenser. Kasi may lamig naman siya, hindi lang talaga komportable, lalo na pag matagal ng babaran, lalo na pag araw, mga bossing, o yung nakabilad ka sa araw tapos mainit yung panahon, karsada, dashboard, so hindi na yan magbibigay ng ganong kalamig na response, no? Kaya ang ginagawa ng ating kaibigan, nire-revolution pa raw niya para lang mag-response. Okay, yung kaya sinuggest ko na lang na kaysa naman na repairin namin yung compressor, palitan namin ng pulley assembly, maghanap na lang kami ng second hand. At nakakita naman tayo, medyo ayos naman yung second hand na nakita natin. Kaya tetesingin natin yan mamaya kung ano yung makukuha nating lamig at kung magiging komportable ba siya. So mamaya kausapin natin yung ating kaibigan, mga bossing, ha? Pagka napa-under na natin yung kanyang unit. Okay? Mga boss, load tayo ng Freon dito sa ating Fortuner, syempre. Okay, kanina kasi, mga bossing, pag-engage pala ng compressor, may ingay na. So may narinig tayong ugong, no? Tapos yun nga, hindi ganun kaganda yung lamig na binibigay niya, no? Tingnan natin ngayon pag napuno na natin ng Freon to. Syempre, ayusin natin to, mga bossing. Kaibigan natin to, eh. Okay, mga bossing, nagload na tayo ng Freon. Fully load na tayo. Meron tayong reading na 25 low side. Bukas, mga bossing, harap sa kalikod, bukas yan. Ang reading natin, 25 low side. High side natin, wala pang 150. Very good. Nagmo-moist lahat ng ating pipe. Nag-automatic naman. Malakas naman ang clutch pan kasi ang sabi niya, baka sa clutch pan lang dati, no? Pero very good naman yung clutch pan. Okay, may konti lang naririnig ako doon na pag nag-automatic. So,
So, parang may sumasabit konti sa front plate, pero dapat mawala yun, mga boss. I-rev natin na medyo matulin mamaya, tapos i-engage natin yung aircon. Titingnan natin kung mawawala yung gas-gas. Kasi mga boss, second hand din yung compressor, pati yung pulley second hand yan, no? So, pag may mga kalawang ng konti, kailangan matanggal muna yun bago mawala yung parang tunog na yun. Pero kailangan mawala yan. Okay, so tingnan natin yung lamig sa loob. Okay, testing tayo ng lamig, mga bossing. Hangin natin, number 3, 3 bar. Okay, lamig natin, mga bossing. Nasa 5 na. Nasa 5 na yung lamig. Okay, so nagmumoist na pati yung aking camera. Oh, ayun, oh, panel niya, mga bossing. Opo. Ay nga pala, mga bossing, mamaya check natin siya. So nag-i-install din ng sounds itong ating kaibigan, no? So sideline din niya yung pag-i-install ng sounds. At syempre, may mga page din siya, no? May, kasi meron din siyang channel. So nakilala yan natin dito rin sa ating shop. So maraming mga kaibigan na mga nakikilala natin dito sa shop. At hindi lang natatapos sa pagiging magkaibigan, mga bossing, oh, sa ating pagiging kliyente ng ating mga dumadating dito, no? Talagang mas pinipilit natin na magkaroon tayo na mas malalim na ugnayan, no? At alam naman ng mga pumupunta sa akin yan. Okay, so yan na. 5 degrees Celsius, bumababa pa. Nag-automatic, so very good. So kukunti yung check lang natin yung ating narinig na ingay doon. Mamaya, nagmumoist na rin lahat. Ayan, nagpapag na. Okay, oh. Andyan yung kanya mga speaker wire. Okay, may mga ampli pa siya dyan. O kaya mamaya, mga bossing, tingnan natin kung saan yung paano siya makokontak. Para kung sakaling gusto nyo magpa-sound setup, tawagan nyo lang siya. O kaya kontakin nyo lang siya. Ayun, oh. Lamig na. Okay, mga boss, ito na yung final talaga natin na reading. So bumaba pa ng 20, mga bossing. 22 yung ating low side. Tapos yung high side natin, 150. Okay, pinarev ko na rin ng 2,500 RPM para makita natin kung i-slide yung ating front plate. Kita ba? Pero hindi naman. So kasi pag mga second hand, mga bossing, ang pulley, compressor, so i-check nyo baka umislide. Kasi pag umislide yan, masusunog lang yan. Magbabaga yan. Kaya isang testing doon, mga 2,500 RPM hanggang 3,000 kung paano kayo tumakbo sa expressway. Kailangan makita nyo, kasi pag nag-automatic yan, hihinto, tapos didikit, pagka umislide, sunog yan, mga boss. So very good naman. Okay naman yan. Ayun na, good na rin yung freeo natin, mga bossing. Nailagay na natin sa tamang grams, so okay na to. At syempre, interviewin na natin yung ating kaibigan. So very good na. Okay, mga bossing, very good na tong ating Fortuner. At syempre, papakilala natin yung ating kaibigan. Syempre, si Guapo Motovlog, mga bossing. Ayan, oh. So, mga tol. Ayan, oh. So, nandito tayo ngayon sa RCS Care Car Aircon. Ayan, oh. Sa tropa natin si JR, maraming salamat. Salamat, boss. Syempre, highly recommended yung shop na to kasi from the word itself, RCS Care Car Aircon, siguradong iingatan niya yung mga sasakyan nyo. Ayan, oh. No? Karantisadong sobrang lamig. You know. Nakakata sa Alaska, hindi ako nagbibiro. Okay. Dito, promotion. Kasi, magbabayad ako kay bossing. Yes. Ano to, talagang parang nasa Alaska ka, literally. Ayos. Naging problema sa Fortuner ko, sobrang init niya. Traffic. Tapos, kailangan ko pang i-revolution yung sasakyan ko bago lumamig. You know. So, nangyari, sabi ko, wala akong ibang option kundi pumunta sa shop ni JR kasi yun. Siya yung talagang regular na gagawa na ito. Salamat, idol. Salamat. So, at syempre, garantisadong quality yung gawa nila. Sa murang halaga. Tapos, yes. Ang gusto ko kay JR, hindi siya, kumbaga, mananaga ng customer. Kumbaga, kung anong problema ng sasakyan mo, gagawin talaga ni JR. Tapos, nag-start siya from dun sa talagang pinaka-source at hindi nag-shortcut. At syempre, kung ano yung ano, mas hindi ka mapapagastos, yun yung ano yun niya. You know, yung gagawin. Syempre, doon tayo. Number one, napakaganda ng miso ni Jaya. Syempre. Salamat, idol. Trabaho. Salamat din sa mga Manila. Okay. Hindi lang si Jaya yung magaling dito. Yung mga nagtatakot. Okay, yung team natin, mga bossing, andito, syempre. Yes, kami. Sobrang gagaling nila. Quality, quality. Ayun, no? Ayun. Sa mga gusto magpalamig ng mga sasakyan, sa mga may mga problema sa aircon, ayun. Ipahan nyo lang RCS Care Car Aircon. Ilalagay ni JR yung address niya dyan sa baba ng, ano, ng video. At
pumunta na kayo dito. Let's go. Yun, ayos. Maraming maraming salamat, boss. Siyempre, mga bossing, itong ating kaibigan, si Guwapo Moto Vlog. Meron din tong, siyempre, may hanap buhay din, no? Kagayang sinasabi ko, nagsasang setup din, so. So, kung sakali man, no, lagay din natin dito yung kanyang pwedeng makontakt nyo. Para kung sakali, gusto nyo ng sounds, siyempre, sa inyong mga paborito mga sasakyan, o di kontakin nyo na lang itong ating kaibigan, no, mga bossing. Ayun, you know? Ayun, mga boss, maraming maraming salamat. So, dito naman sa ating shop, syempre, hindi lang tayo, kagaya sinasabi ko, hindi lang customer ang touring natin sa mga dumadating. So, kailangan maging kaibigan natin. At, syempre, tayo rin ay magkaroon ng pagkakitaan sa kanila. So, lahat naman yan, kung makikita nyo sa ating mga binibidyo, so, nagbibigay din naman tayo ng pwede nilang, kumbaga, matulungan natin kung ano yung negosyo meron sila. Okay, kaya, boss, Guwapo Moto Vlog, salamat. Yep, salamat na marami. So, ayun, saludo ka sa Team RCS, Air Car Aircon, and congratulations sa inyong lahat kasi napaka-quality ng gawa nyo. Sinasamahan ng puso. Iyos. Sinasamahan ng dedikasyon. Yun, siyempre. Siyempre, meron tayong Panginoon. Yun. Okay, salamat mga bossing. Ngayon lang. Siyempre, maraming maraming salamat sa inyo sa panonood ulit sa ating maliit na channel. Siyempre. At kung may mga problema yung inyong mga aircon, mga bossing, no? So, maraming manggagawa. Okay? So, marami naman talagang paggawaan. Pero, ang maipapangako lang namin dito sa aming shop, so, gagawin natin ng mas maganda. Kung sakaling magtitipid, kaya naman natin mga bossing dito, no? Okay, ayun lang mga boss. Maraming maraming salamat. Siyempre, God bless sa ating lahat. Thank you very much mga bossing. Salamat. So yun mga tol, magdidikit tayo ng sticker ng Team Joker. Since now, you know, saan si Guwapo Moto Vlog ng ano ng sticker. So, alam niyo naman na Team Joker si Guwapo Moto Vlog. So, yun muna po kami tayo itidikit natin sa shop. Yes. RCS Care. Iyon, Team Joker. Maraming maraming salamat. Madami na pala nauna. Alam ko, ako yung buhay naman, no? Okay. Meron na, meron na. Graffiti. O, madami na. So, yun. Itidikit natin. Yan. Shoutout sa Team Joker. Ayun, mama, pag nakakasama ako kay Boss Guwapo Moto Vlog, makakasalamuhan natin yan si Team Joker. Idol natin yan, mga bossing. Nakasama si JR sa akin. Yan, papakilala ko yan sa mga tropa natin ng mga moto vlogger. You know. Pagka one time na di ka... Busy, oo. Oh, oh. Pag may car meet kami sa Libis, so you know. Ka, so para, sarap nun, mga bossing, oh. So, tara, didikot. Ayun, sige. Team Joker. Ayun. Tataas yung Team Graffiti. Ayun. Uy, uy, sana uy. Okay, salamat, boss. Guwapo Moto Vlog. Thank you very much. Mabuhay ka. God bless. God bless sa'yo. Thank you. Thank you, boss. Thank you.